2023 na siguro ang magandang taon para sa ating mga Pinoy boxer, mga idol. Dahil sa mga sunod-sunod na panalo ng Pinoy sa kani-kanilang laban, naginanap hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang sulok ng mundo. Sila ang mga nagbigay karangalan sa ating bansa matapos wasakin at talunin ang kani-kanilang mga naging kalaban. Tulad na lamang ng katatapos lang na laban ni Carl James Martin alias Wonderboy na pinabagsak ang kalaban sa pang-anim na round ng kanilang sagupaan at nakuha ang bakanting WBO Global Super Bantamweight title. Yes, for sure. Big quickly. This important partner, this is patience. Pacing is important. James Martin is trying to size up Glutathione. Pagka sinasabi sa Filipino teaser from Thailand. So, Thailander. Both are known for their warrior mental fighting. Round 2 of the this talk. Kasi si James Martin could beat you. Been constantly evolving. They are Tama. Always very patient. Uses timing. He is trying to gauge kung yung hindi lahat ng boxer may ganong capability. Nasusuporta kay Carlo. That Carl James Martin, hindi mong matatawaran yung heart na mayroon lang siyang schedule na fight. He also, on Islander and a Filipino. Si Chaiwat Butatok, yes. And this global title by the WBO is a good start. Kuha ang world title. Of him right now. Oh, that's it. Ang yan ang game plan ngayon ni Chatwai Butatok. A nice uppercut by Carl James Martin. Oh! Maraming mga boxer dyan na ayaw sabi hindi tayo. Oh, that landed for Carl. Matibay kasi yung Thailand na to. Try to test the body of Butatok also. Can you call it a real fight? So take it out for the W. Rank 4 in Thailand. Need connect for Carl James Martin. Ano ni Butatok? Hindi na niya alam. But... Ay, to the face of Carl James Martin. I mean, yung mga nakikita, consecutive, both of them in the body. Oh, that left upper! Wow! Oh, wow! Martin with that uppercut certainly hurt what Butatok. And he sends us blood in the water, partner. I think Martin is smelling blood right now. Yes. Smelling that blood, that uppercut that got through the guard. Wow! Oh, wow! To compose. Oh, wow! Hindi talaga yung Butatok, yung mga body combination ni Carl James Martin. And of course, what started? Oh, nice left by Martin! Oh! Yes, knees are up! Oh, oh! Wow! Martin was able to roll that counter punch. Oh, another hook after hook by Martin. Very resilient din yung Butatok, partner. Of course! Inamaan na naman siya ng 1-2 dun. Oh! Wow! He was able to recover from that. He was stunned by those punches and he is still a standing partner. Counters hit. Oh, a little rubbery legs for Butatok right now. There you have it, partner. Oh, he's sending something.
at ni Mike Magic Plana na pinabagsak naman ng kalabang si Daniel Nicolas sa unang round pa lang ng kanilang sagupaan. February 11, 2023, isang matapang na Indonesian boxer ang dumayo sa balwarte ng ating kampiyon na si Deep Apolinario upang subukan ang tatag at lakas ng ating pambato. Ito ay si Frankie Rohi na may 22 laban na sa kanyang buong karera sa boxing, habang ang ating Pinoy fighter naman ay galing sa 6 na magkakasunod na panalo at lahat ng ito ay tinapos via knockout. Kaya naman, hangad ng mga boxing fans na nanonood sa laban na iyon ay maagang knockout din ang aabutin ng Indonesian fighter na ito. Atin pong balikan, mga idol, ang laban ni Dave Apolinario alias Doberman at kung paano niya tinapos ang matapang na Indo fighter. Sa unang round, mga idol, ay parehong nagpapakiramdaman ang dalawang boksingero. Naman si Rohi. Nagwala ang mga nanonood sa laban nang ipinakita ni Apolinario ang bangis nito sa ibabaw ng lona. Bago pa man matapos ang unang round ng laban, binigyan pa ni Apolinario
ng mga kombinasyon sa muka at katawan ng kalabang Indonesian fighter. Pangalawang round ng laban naman ay parang naiinip na ang ating kababayan at gusto nang tapusin ang laban. At habang si Frankie Rohi naman ay walang magawa sa lakas at hindi na ipinapakita ng Pinoy. Napaupo na lamang ang kalabang Indonesian fighter matapos paulanan ng mga solidong suntok sa muka at katawan. Nakatayo pa naman ito, mga idol. Pero wala nang ding magawa ang Indonesian fighter matapos muling paulanan ni Apolinario ng mga kombinasyon ng kawawang kalaban. Nagmistulang punching bag na lamang at hindi makasagot dahil sa ipinapakitang lakas ng Pinoy. Pero sadyang matigas ang Indonesian fighter at natapos pa ang pangalawang laban. Ngunit bago pa man mag-umpisa ang pangatlong round ng laban, dahil na din sa mga suntok na sinalo at pinsalang natamo, ay nagdesisyon na ito at ang kampo nito na isuko na ang laban. Dito ay wagi ang ating kababayan na si Dave Apolinario by a referee technical decision. Iilan lang sila sa mga Pinoy boxer na nagtagumpay sa kani-kanilang laban. Maraming salamat po, mga idol, sa inyong suporta. At kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, huwag mo sanang kalimutan mag-like, subscribe, at pag-hit ng bell button para updated kayo sa susunod pa nating video. Maraming salamat po at God bless!